May kanya-kanyang kwento at pagsubok ang mga nag-top 10 sa 2021 licensure exams. Ang isa sa kanila, tinamaan pa ng COVID-19 bago sumabak sa board exams. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Ang COVID-19 pandemic ang pinakamalaking hamon na haharapin ngayon ng higit 1,200 nakapasa sa physician licensure exams. Pero bago pa man naging ganap na doktor, nasubok na ng pandemya si Dr. Christian Orante. Naging problema ang kanyang medical internship dahil sa restrictions ng lockdown. Idagdag pa rito ang pangamba ng kanyang pamilya para sa kanya. Pero nagdesisyon pa rin siyang mag-volunteer sa PGH na isa sa pangunahing COVID patients facility nang hindi ipinapaalam sa kanyang mga magulang. Kasi feeling namin, dapat na ginagawa bilang isang doktor. Parang kahit hindi pa kami nag-o-taking, parang yun yung purpose namin as physicians na kailangan namin mag-serve kung kailangan, especially pandemics. Nang lumawag ang quarantine restrictions, umuwi muna siya ng Bicol para tapusin ang review para sa board exam. Yun nga lang, nagpositibo naman siya sa virus at nalagay sa quarantine facility ng isang buwan. In the facility, nag-start talaga akong mag-aaral ako kasi wala naman ako ibang pwedeng gawin, pero ang hirap po talaga mag-focus. So, as much as possible, trinay kong mag-distress. So, kumakanta ako dun sa facility. Tapos, yun nga po, bawal kasi magpasok ng mga gamit, bawal din maglabas. So, ako naglalaba dun sa loob, ako lahat po, naglilinis din dun sa loob. Tapos, ang hirap po, maging parang tulad rin lang nung nangyari. Sabi ko nun, bago ako umuwi, parang ayoko nang parang nakakasira sa mental health yung mag-isa. Tapos pagdating ko dito, ganun pa rin. So ang hirap. It's a struggle po talaga. Pero sa kabila ng mga pinagdaanan, hindi lang nakapasa si Christian, kundi nag-top 4 pa. Kaya sobrang proud ng kanyang mga magulang. Di po namin alam na mag-asawa, kahit po nung year 2020, pupasok pala siya sa PGH kasi gusto niyang tumulong nung pandemic na. Pero hindi na, yun po ang kanyang opinion o kaya desisyon para tumulong sa mga may sakit. Salamat rin po ako sa kanya kasi po yan ang determinasyon niya sa buhay niya na makatulong sa mga may sakit. Ang top 3 na si Dr. Sai Johan Rumuga, aminadong humugot ng lakas sa online games. Kailangan ko kasi ng pang cool off ng utak. Kasi mas stress ako. Tapos kung palagi kang nag-aaral ng straight, tapos hindi mo na ma-retain, parang pointless naman. So usually, sa night lang ako mag-aaral kasi doon ko feel, doon pakiramdam ko ma-retain ng utak ko. So tapos mag-stop naman ako kung hindi ko na kaya. So usually after mga 8 to 10 hours, ng straight naging ko dito at kain lang yung break. So mag-stop na ako, matulog na ako. Tapos sinesave ko lang yung energy ko for like the last 3 weeks. Avid Dota player din ang top 1 sa board exam na si Dr. Jeremiah Lim. Pero payo niya sa kabataan, dapat malinaw kung ano ang prioridad mo. Unahin mo yung pag-aaral, tapos yung laro, tingnan mo na lang sa parang break time mo. Huwag mong gawing laro muna bago aral. Kasi yun yung ginawa ko dati, ayun, mali yun. Ang unahin mo, aral before laro. Sa ngayon, pinaghahandaan na ng mga bagong doktor ang pagsabak muli sa trabaho, lalo't kailangan sila sa laban kontra COVID-19. Nagbabalita mula sa frontline, Ria Fernandez, News 5.